Yes, actually, we have to understand first kung bakit may redemptive sufferings, no? Let us try to recall yung nangyari kay Adam at saka Eve, no? Doon nag-umpisa, kapatid, na? Kasi nang ang ating first parents when they committed this sin or they disobeyed God, yun ang nangyari, kapatid, nandoon lahat. Pagkatapos na nag-disobey sila, lahat ng mga sakuna, yung curse, lahat ng makamundong tao ngayon because of what this our first parent did, nagkagulo na ang sanlibutan. And the relationship between man and God, ano po, na-disconnect because of the disobedience of our first parent. And you know, dahil mahal tayo ni Lord Jesus Christ, mahal tayo ni God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, anong ginawa niya? Binigyan po niya ang tao ng mga propeta at mga great leaders like kita natin si Abraham and also Moses. Binigyan niya ang tao, no, ng isang redeemer. When in fact, Moses is a redeemer of Israel, kapatid, no? Now, dahil dyan, God order also to Aaron. Itong si Aaron po, isa pong pari, kapatid ni Moses. Ang order ni God in the book of Leviticus, makita natin dyan na para ma-aton yung mga kasalanan nila, para ma-cleanse sila once again, they have to offer the blood of the animals. That is the blood of animals. Then they're going to sprinkle that one, ano, inside the tent meeting of Moses during that time. Because at that time, wala pa yung templo ni Solomon. So tent meeting lang muna. At doon may mga instruction ang Lord in order for them to be atoned. That's kailangan talaga yung ano, mag-suffer yung mga kambing, mga kalabaw, yung mga animals, kapatid. So, because of that, ano nangyari? Pinadala ni God ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, the only begotten son. Now, what happened in the Old Testament? It was being prefigured, no? The Old Testament is the anticipation and the New Testament is the realization. Meaning, it is a shadow and type that is soon, if someone will come. Instead of goats or animal or mga burnt offering, ang ginawa ng God the Father is binigyan niya tayo ng kanyang, yung bugtong anak niya, binigay niya sa atin. Kaya nga in John 3:16, sabi diyan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ano bang ginawa ni Lord? Sabi niya, love the world. No? So He gave His Son. For what? In order to atone our sin, kapatid. So namatay si Jesus 3,000 years ago, and the Bible says, ang sinasabi ng Biblia, kapatid, makita natin dyan sa Ephesians 1:7, ito po, in Him we have redemption. Ito na, redemptive suffering. In Him we have redemption through His blood, no, for the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So, kailangan talaga ang dugo in the New Testament, dugo. Sa New Testament naman, dugo, but it was no longer the blood of animals, but it was the blood of Jesus Christ, no? That is His redemption. Meaning, the word redemption, para bang pumunta ka sa pawnshop, sinanla mo yung alahas mo, and then mayroong redemption days or months, dapat tubusin mo yan. So after, on that specific day, you have to tubusin mo, di ba? You have to pay. Ganon, kapatid, ang nangyari. We are subject to sin. We always commit sin because of the Adamic fallen nature of man. In order for us to be cleansed, once again, ang dugo ni Jesus ay kailangan. His suffering. So that man will come again to God. So that we will be united. We will be reconnect again to God because our relationship ay naputol po, kapatid. So binigay niya ang kanyang the only begotten son. And the Bible says that kung wala yung dugo, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. So in Him we have redemption through Jesus Christ. And in Peter, in 1 Peter 1:19 naman po, ito po ang sinabi, kapatid, na but with the precious blood of Christ, no? Like that of a lamb, o sinabi ko na kanina, like that of a lamb, yung sa Old Testament time, without blemish or spotless, mayroong history yan.
ang mga Hudyo, they have to offer this animal without spot, without ano po, talagang clean. That's why they choose the ram or the lamb, no? Kaya nga, ito po, sinabi, 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, no? Like that of a lamb, without blemish or spotless. So meaning to say, it's only the blood of Christ, no? Through his suffering, through his redemptive suffering, at yung dugo niya ay dumadaloy sa kanyang katawan, we receive salvation from the Lord. And the good news is that, hindi lang yan nag-stop sa New Testament, hindi lang diyan nag-stop yung ano po yung redemption ni Lord. So it is a progressive revelation, kapatid, no? Sa theology namin may tinatawag na progressive revelation. Ito po, from Old Testament, animals, from the New Testament, the blood of Jesus Christ. In our time, no more bloody sacrifice, but through the Holy Eucharist of God. Kaya nga, sabi ng John, Book of John chapter 6, verse 50, sabi ni Lord, I am the bread of life which came down from heaven. Whoever eat my body and drink my blood will have eternal life. Because my blood and my body is a true food. No? And on the last day, meaning about the resurrection of the dead, I will raise him from the dead. So this Holy Eucharist na kinain at ininom natin during Mass is the real body and the real blood of our Lord Jesus Christ, kapatid. Meaning, ang nangyari noon sa Old Testament, nangyari kay Jesus Christ, nangyari sa ating panahon ngayon. And this is all his redemptive sufferings. Because of his redemptive suffering, we receive salvation from the Lord. But remember this, since ang redemption po, mayroon pong tinatawag na two side of the coins. Hindi lang yun, yan, namatay si Jesus, hindi lang ganyan. Our part also, kailangan po ay tayo po ay may tungkulin pa rin when it comes to redemptive sufferings. Because ang sinasabi ng CCC, Catechism of the Catholic Church, 1502 or 1502, ito po ang sinasabi, all our pain, toil, and sorrow united to Christ's passion. No? Lahat ng mga suffering at mga ginawa natin united to Christ's passions can also have a redemptive meaning for the sins of others. Now, halimbawa, look at the suffering of what the people of Nineveh, di ba? God ordered the prophet Jonah that he's going to destroy Nineveh because of their sin. Ano ang sabi ni Lord? Nag-order siya that the people of Nineveh, especially the king of Nineveh, must do some suffering like fasting in prayer. They must fast and they must put ashes and they will mourn because of their sin. So anong nangyari, kapatid? Dahil ang hari po ay naniniwala sa mensahe ng Panginoong Diyos, sila po ay nag-fasting. So because of that fasting, the entire Nineveh was saved, supposedly. Eh, masusunog silang lahat. But in the contrast naman, sa Sodom and Gomorrah, hindi sila nag-repent. So anong nangyari? Sunog silang lahat, kapatid. Sa ating panahon naman ngayon, since that is part of the Catechism of the Catholic Church, we should take part also with this redemptive suffering. Our toils, our labor, what I mean to say is that we will cater people back to Christ, just like what Paul did 2,000 years ago. In his suffering, kapatid, sabi dyan in Colossians chapter 1, verse 23 to 24, sabi ni Paul, I, Paul, now rejoice in my suffering. No? He suffered much because of the gospel of our Lord Jesus Christ. In other words, he is part of redemptive suffering. Tayo ngayon sa ating panahon. Sabi nga sa Biblia, no, in the book of Romans chapter 12, verses 1 and 2, sabi ni Paul, I urge you, brother, in view of God's mercy, offer your body, no, as a living sacrifice, holy and acceptable to him, which is your spiritual act of worship. Meaning to say, we have to participate. Like for instance, we have to, ano po, kailangan din natin mag-suffer, kapatid, for the sake of the salvation of other people. Like for instance, sabi, offer our body. We have to move. No, we have to do something for the salvation of our fellow brothers and sisters in the Lord. We have to speak. We have to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. That is our part, no, sa redemption ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tayong mga Katoliko, hindi pwede magtamad-tamaran tayo. No? Eh kami nga, converted pastor eh.
kami ay nag-embrace Roman Catholic. And you know what happened? Mas, I tell you guys, mas Katoliko pa kami kaysa inyo. Whether you like it or not. Because we devote our time in preaching because we found out that this is the only church that was being established by the Lord Jesus Christ. Tayo ay tinubos niya dahil sa ating kasalanan. And not only that, He shed His blood to His church. And we are that church. And we have this community as a church. Oh, kaya nga, kapatid, we have to take part. No? Kaya, tingnan nyo, di ba? Mayroon tayong mga doctrinal, like for instance, yung mga sacrifices natin to offer mass to those who are our beloved, especially yung namatay na, that is part of our redemptive suffering. We have to take part on how the Lord Jesus Christ died on the cross, on how He delivered the message of the cross, because the message of the cross is the power of God, which you and I will be saved. No? No? To those who are unsaved, it is foolishness. But to those who are saved, it is the power of God, kapatid. And the center message of the cross is Jesus Christ that died for us with His suffering, with His redemptive suffering. All of us mayroong chance to go or to get into that eternal kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, we must devote ourselves now to preach. No? Let us do sacrifices. Or if you have plenty, you must do sacrifices. Offer your, if you have treasure, offer your treasure to God. No? Sa mga gawain, sa mga apostolado, if you have talent, use your talent as a sacrifice, as part of God's plan for all mankind. Because without us, pag hindi tayo mag-cooperate, pag hindi tayo mag-participate, marami talagang pupuntang impyerno, kapatid. We will not allow that this non-Catholic will preach in behalf of us kasi tamad tayo. No, it should not be like that. Tayo mismo ang mag-share sa gospel. Para po, kasi tayo naman ang totoo. Eh, kaya nga ako ay nag-surrender na sa Katoliko kasi for 15 years, ako po isang pastor. But at the end of the day, I surrender my life to this Catholic Church because there is no other church na talagang detalyado yung mga turo at mga aral natin. Like for instance, this redemptive suffering. Sa amin, nung ako ay Protestante pa, kami nakafocus lang sa redemptive suffering of Jesus Christ. Hindi kami nakafocus sa sarili namin that we have to take part, that we have to move, you have to reach out people for the lost soul. Kaya nga si Paul eh, because of his, kasi may joy siya in serving the Lord. Kahit may mga anuman, may mga persecution, kahit siya po ay for 3 times na shipwreck yung barko sinakyan na papuntang Greece, papuntang Minor Asia, doon sa Turkey, that is still a part of his suffering. But sabi ni Paul, I rejoice in my suffering, kapatid. And remember always that if we are boldly enough to speak the word of God, if we are boldly enough to declare the good news and the redemptive plan of God to all mankind, signs and wonders will follow. You may be able to perform the miracles and the power, healing upon healing miracles, because that's yun ang promise ni Lord sa mga taong nag-speak bold enough, kapatid. Kaya nga po, dito kapatid, sa ating topic tonight, be a part of this redemptive suffering of our Lord Jesus Christ. No, we have to offer something because suffering is offered. No? No? Yung ginawa ni Lord. Now, tingnan natin yung divine mercy. Diba? Anong sinabi ni Sister Faustina sa kanyang diary? Ito po ay kuliktado sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church. Po, paragraph 1502. Ito po sinabi ni Kowalska or Sister Faustina that we must immerse yourself in my passion. Ito po ang sabi ni Lord. Immerse yourself in my passion. Summarize na lang ko ito, ha? And enter into my mortal sorrow. So to be a believer, ang totoong Kristiyano po kapatid ay talagang mag-suffer. Ang totoong Kristiyano kapatid ay talagang ano po, kung ano ang nangyari kay Jesus, ganun din ang mangyari natin. Because we are, yun po ang ating identity bilang mga Kristiyano po kapatid. No? That's why I don't believe in the prosperity gospel, especially this non-Catholic. No, sa Amerika, that if you are a Christian, maraming sagana ang buhay, maraming pera. No, I don't undermine that one because God will really bless. But the center focus of their message is more on prosperity. Tayo naman ang mga Katoliko is more on suffering. Because yun naman ang totoo, kapatid. No?
sacrifices and suffering, kapatid. Kasama yun palagi sa buhay natin. Now, why we should sacrifice also? Why? Because ang sabi ng Biblia, kapatid, ito po, this is our identity. In Galatians chapter 2, verse 19 to 20, ito po ang sinasabi po, kapatid, makinig kayong mabuti, no? Diyan sa YouTube at saka Facebook. Ito po ang sinabi ni Paul, with Christ, I am nailed, napako siya to the cross, and I live, no? Again, but Christ, ito po, I will repeat it again. With Christ, I am nailed to the cross, and I live. Now, not I, but Christ lives in me. Sino yun? The crucified Christ is in the life of Paul. That's why Paul is boldly enough to speak the gospel. And remember also that the redemptive suffering of the Lord Jesus Christ does not stop there. It continues. Tayong mga Katoliko ay dapat ipagpatuloy natin. We have to offer something as a sacrifice. We have to devote our time. We have to offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship po, kapatid. Our identity is Christ. We are nailed with Christ. Klarong-klaro yun. And then, because of our belief regarding baptism, is that by virtue of baptism, ito po, turo natin yan sa Katoliko, sa Katekism, that by virtue of baptism, participate in Christ's priesthood. Now, what do you mean by priest? Kasi po, maraming hindi alam dyan na ano ba talaga ang meaning. What is this priest? It's all about, ano po itong meaning? Actually, the priest is the one, if you try to look at the Old Testament, this is the type of our priest right now. They are the one who mediate between Israel and God. They are the one who brings the blood and offer to God and sprinkle it around the tent meeting. No? Yun ang tungkulin. Ang pare po is para ito pong the type of Christ po. And since baptism, we have that kind of a priesthood sa buhay natin, we have to offer ourselves in order for other people to be saved, kapatid. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapatid. No? Yun. It's very clear for us, no? In 1 Peter 2:5, ito pong sinasabi, but you also, as living stone, sinabi ni Pedro, built up a spiritual house. We are living stone, a holy priesthood to offer spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ, kapatid. Mayroon tayong pare dito sa ating church. That is the picture of Jesus Christ actually. At tayo naman, because of our baptism, we inherit that kind of priestly anointing. Kaya nga, I am so confident that when I embrace the Catholic, actually, I act also as a priest because I deliver the message of God. But ang calling ko, hindi yung talagang pare dyan. But still, may anointing sa pagkapare because I have to deliver, I will deliver the word of God, and I will cater people back to God. Kaya nga, nagkaroon tayo ng ano po dito, live natin every night. Mayroon tayong healing and prayer para naman sa mga kapatid natin na ma-meet yung desire nila, kapatid. So, with this season that God has given to us, let us contemplate and let us remember always that our identity is like the Lord Jesus Christ. Kung si Kristo ay na-crucified, tayo din ay napako with Christ. Hindi na po tayo dapat ang mamumuhay dito. It was already Jesus Christ. Kaya nga, let us put on the new man that is in us. Let us allow the Holy Spirit to change us. Kasi ang problema natin, we don't ask. We always attend masses, we always pray, we always do our, yung mga ginawa natin, mga rituals. That is not wrong, that is good. Yung mga Holy Rosary, ginawa natin palagi, that's okay. But tingnan natin, let us remember na ang lahat ng mga sakramento sa simbahan natin ay nag-point kay Jesus Christ, kapatid. Yun, nag-point yun kay Lord Jesus Christ. Dapat sana intindihin natin lahat ito, kapatid. Para po tayo ay mamulat na tayo ay mayroong tungkulin bilang isang Katolikong Kristiyano na dapat kung ano ang ginawa ni Lord, ganun din tayo. Jesus Christ preached the gospel. Kasi ang mga pare, they are in the administration in the church. Kasi sabi ni Paul, pray to those who are in the administration and pray for us also. Kami mismo, sabi ni Paul, ay nag-travel all over Israel and even to other part of the world. We preach the word of God.
Kaya nga, may mga suffering, may mga encounter like that. So ito po, ang simbahan natin ay totoong church kasi may suffering. And this is what we call militant church. There's always a suffering. But after suffering, there's always a blessing. And after this, lahat ng mga ginawa natin, ay there is always a reward. And remember, according to the Catechism of the Catholic Church, paragraph 675, that the believers in Christ, the Catholic Church, will face soon the ultimate trials, no, before the coming of our Lord Jesus Christ. And there will be a worldwide deception, no, with this spiritual leader. At ang sino ba ang biktima dito? Tayong mga Katoliko. So we will undergo that kind of trial. Sabi pa nga ni Lord Jesus Christ, if they deny me, no, if these people will deny you, no, they deny me also, then I will deny them also in the presence of God the Father. Because of me, the world will hate you. Ito sabi ni Lord. Because of me, sabi ni Lord sa mga kanyang mga believers, the world will hate you. Tingnan nyo, mundo ngayon. Diba? Tingnan nyo, galit na galit kay Jesus Christ. If you go to some other country, like in China, we don't have any freedom to bring the Bible and to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. In some other country, in Muslim country, hindi tayo, we don't have any freedom to speak the word of God. In fact, even nga, in Israel, you cannot just evangelize the Jewish people. You cannot, because, you know, they don't accept Jesus Christ and some of them hate Jesus Christ. There's always persecution, there's always suffering, and there's always a martyrs in the Lord. And that is part of God's plan for the salvation of mankind. There's always a redemptive suffering so that people around us, so that the people of this world will know that Jesus Christ is Lord. Even to the point of death, we will magnify and glorify our God. Look at Stephen, diba? Si San Stephen. Siya po ay namatay. He suffered much. He was stoned to death because he loved to serve the Lord until such time. Nawala na yung spirito niya. Sinabi pa niya, nakita ko si Lord na open ang kanyang kaharian. I saw Jesus Christ seated at the right hand of God. At siya po ay binato at binato. That is our redemptive suffering that we have to take part. And because of that, anong nangyari? When in fact Paul was converted, not just because he experienced Jesus Christ going to the road of Damascus, but at that time, because he was the author of killing Saint Stephen, I believe na konsensya sa kapatid. At doon nagkunik-kunik lahat na ito palang Jesus na sinamba ng mga apostles ay totoong Panginoong Diyos. That's why also Paul suffered much because of the gospel. And not only Paul, all the apostles of God, they died as a martyr. Peter was crucified upside down, no? No? Because of the suffering, because gusto nilang to follow God, yun, may mga suffering. Matthew was, ano po, he was, ano po, dun sa India, pinatay sa India. Lahat ng mga followers and believers in the Lord. There's always suffering. This is part of God's redemptive suffering for all mankind to be saved. Kaya nga, let us i-echo natin sa buong mundo, kapatid, na mayroong Diyos na bigay buhay sa bawat tao. I'm talking about eternal life, kapatid. As a Catholic, don't give up. Don't stop. Continue to preach the Lord. As long as there's breath in this body, breath in this body, we will glorify and magnify God because He is our Lord. This is not yet heaven. There's so much suffering, pain here. But to those who continue, to those who never stop in serving the Lord, there's always a reward na nag-antay po sa atin. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos sa bawat buhay natin. As a Catholic, we must act now. As a Catholic, we must preach now. Eh, brother, hindi ako marunong mag-preach. Eh, simple lang yun. Ito ang sagot ko sa inyo. If you don't know how to preach because you are not so, ano po, hindi ka reader sa Biblia, let your life speak that you have Christ. Yun, part na yan sa evangelization. Pag ang buhay mo ay nagsabi na may Lord ka, yung kabaitan mo, yun, ay part ka na sa worldwide evangelization. Hindi lang yun. Kasi ang gusto ni Lord, it is not enough to say the word of God, but it's good enough also. Balansi po. We have the word of God, and then that word of God nag-manifest sa buhay natin from inside to outside.
that people know that Jesus Christ is Lord through us because we offer suffering. We suffer much for the gospel. Ako nga kapatid, as a converted pastor to the Roman Catholic, you know, I say to myself that ito po talaga ay totoong church po. Kasi po, there's always suffering, no? Because of God's redemption. I want people to be saved, no? I want all the Catholic and even the non-Catholic must know the redemptive plan of God, kapatid. Because there are many people out there doesn't know about God's plan for salvation. Kaya nga, ako po eh, I undergo many trials in life, sufferings. There are many people who try to, you know, to humiliate me because, kasi dating pastor, ngayon Katoliko na, ang sabi nila is, ganun si Brother Bo, pastor yan dati, pero ngayon nagkatoliko. Eh, mga demonyo yan, yung mga Katoliko, isa ka ng demonyo ngayon, Brother Bo, sabi nila sa akin. But I don't care. What I care is the soul. What I did is that, pakita ko lang yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya. I never retaliate. I just pray for them because there is power in prayer, kapatid. And it will even move the heart of people if we start praying right now and do what God did 2,000 years ago. Jesus Christ go around, He died, He was crucified, and that is God's love towards us. Kasi makita natin dyan sa 1 John 3:16, yung sinasabi dyan, kapatid, no? That Jesus Christ laid down His life for us so that you and I will be saved. Then we have to lay down also our life for our brothers, for our loved ones, for our neighbors, that these people will know that Jesus Christ is God and Lord, kapatid. Yun, kapatid, ang masasabi ko about this redemptive suffering of our God is our redemptive suffering also because we are identified to the cross of our Lord Jesus Christ. Thank you so much po. So kung may mga tanong kayo, let's continue to ano po. Para naman, kasi may, I know, maraming magtanong dyan, mga brothers, no? Dyan sa Zoom natin, no? So, yun lang po, brothers and sisters in the Lord. Okay, maraming salamat po, no, Brother Bo, sa napakalinaw at napakagandang paliwanag with regard sa ating topic, the redemptive suffering. And in regard sa questions po, later, mag-ask po tayo ng ating mga viewers kung magtatanong sila. At, Tatay Ted, nandyan ka pa ba? Para sa karagdagang detalye, kung meron kang idadagdag dyan. Si ano, yun, Tatay Ted. Sila na. Anak, langanin, raw pa rin. Mami, magsarila ko pa rin. Paalis kami. Magsarila pa rin ako. Okay. Sige. Si Brother Dennis, baka meron kang karagdagan, Brother. Okay, maraming salamat, no, Brother Bo, sa iyong pagpaliwanag, no, ukol sa redemptive suffering. Well, tama po yung sinabi ni Brother Bo. Dagdag ko lang siguro, Brother Romel, kasi madalas na ipaghambing natin yung redemptive suffering to reparation. So, when we say reparation, iba naman po yun sa redemptive suffering kasi po yung reparation, iba yun. Kasalanan na may kaukulang punishment. So, masosolve lang yung kasalanan kapag ginawa mo na yung punishment. Iba naman yung, ang halimbawa po yun, yung nag-confess tayo at binigyan tayo ng absolution ng pare para masolve yung, or mapatawad yung kasalanan. While when we say redemptive suffering, ito naman yung ibinibigay natin na mga gawain na pagkakaisa, no, sa suffering ni Jesus Christ upang ating rin po may bahagi, no, sa ating mga kapatid na nakagawa ng kasalanan, kumbaga ay mapatawad rin yung kanilang mga kasalanan. Well, siguro yun lang, Brother Romel. Maraming salamat, Brother Bo. Yes po. Napakagandang ano, karagdagan sa ating topic ngayon, ng redemptive suffering. At meron akong konting karagdagan din dito sa ating redemptive suffering. As mentioned ni Brother Bo kanina, sabi niya kasi pag Kristiyano kailangan may suffering, kaya nabuo yung concept na to. Real Christian has had suffering. Kung totoo kang Kristiyano, ibig sabihin, kung totoo kang Kristiyano, may pagdurusa talaga na darating sa atin. Kung ito'y babasihin natin po sa Biblia, ito'y mababasa natin, no, sa 1 Pedro 4:12 hanggang 14, at ito ipapakita sa atin ni Brother Dennis, no? Yung mga
pagsubok kasi, yung mga suffering na dumadating sa atin dito sa mundong ito, ito yung mga pagsubok na kung saan tayo ay dapat nakikiisa talaga, no, sa pakikipag-suffer din ng ating mga kapatid, no? Ito, yes. Sabi ni San Pedro. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong naranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Okay. Hanggang 14, bro. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Yun, mapalad talaga tayo at yung mga suffering na ito is given ito. We are not worthy to be called Christian if we have done suffering, no? Kung hindi tayo dumaan muna sa mga pagsubok na ito, hindi tayo talaga worthy na tawagin tayong Kristiyano. Kasi yung Kristiyano, hindi yan na ibig sabihin yung pamumuhay ay para bang nanalo ka sa loto. Hindi ganoon yung pamumuhay ng Kristiyano. Yung totoo at tunay na Kristiyano talaga ay merong suffering. Itong suffering na ito, kung pagbabasihan natin yung sinasabi ni San Pablo sa Roma 8:18, ay yung yung kapalit ng suffering na ito ay glory na hindi talaga mapapantayan. Yes. Pakibasa nga Brother Dennis sa Roma 8:18. Napakaganda kasi, merong suffering pero merong glory yan eh. Yeah. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Yun, yung mga pagtitiis na ito, talagang titiisin natin dapat to. Pagdadaanan natin ito, pero tandaan natin, ito ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. So kailangan talaga itong yung mga suffering ito para sa ating pagiging Kristiyano. Ito pa, gumagawa tayo ng mabuti. Katulad nga ni Brother Bo, pumunta siya sa kabutihan, nakita niya yung katotohanan, nagkatoliko siya, pero marami pa rin tumutulog sa kanya. Ito yung sabi ni San Pedro sa unang Pedro 3:17-18. Mas mabuti ito na mag-suffer tayo, na gumagawa ng mabuti, kaysa sa gumagawa tayo ng kasamaan. Ito, pakibasa nga bro. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Yes. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Kasamaan. Sa 18, bro. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsang para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ito yung redemptive suffering na ginawa ni Kristo para sa atin. Siya talaga nagbata, nagsuffer siya para sa ating lahat. Yes. For us, para mailigtas tayo, para ipakita sa atin na we have also to face this suffering sa ating buhay Kristiyano. Kaya huwag tayong mag-isip, mga kapatid. Sabi nga ni San Pedro kanina, huwag nating pagtakhan itong mga pagsubok na mabibigat na dumadating sa atin. That is a requirement sa pagiging tunay na Kristiyano, yung mga suffering na dumadating sa ating buhay. Tama po ba ako? Tama. At baka meron kayong karagdagan dyan na nasa Zoom, pwede kayong mag-raise ng hands para mabigyan natin ng dagdag na ano dito. Pagka alas 9 po, Brother Bo, mag-i-entertain tayo ng questions sa mga kapatid natin. Pero sa ngayon, tatapusin natin yung topic natin hanggang mag alas 9. Baka may karagdagan pa si Brother Yor, Brother Juvan, Saldi, o sige Yor. Brother Yor. Maraming salamat po. Tama yung sinasabi ni Brother Bo. Napakaganda ng paliwanag. But according to our Catechism, the Catholic Church 6:13, Christ's death is both the paschal sacrifice that accomplishes the definitive redemption of men through the Lamb of God who takes away the sins of the world. 6:14, the sacrifice of Christ
of Christ is unique. It completes and surpasses all other sacrifices. Wow. Our sufferings will offer up to Jesus for the salvation of souls, whether our own or others. So, kung ihahambing natin sa ating buhay itong redemptive sufferings, like personal na buhay mo, speaks to myself, ihahambing ko na lang sa karanasan ko, the sufferings, biro mo, nung nakarating ako dito sa lugar na to, iniwan kong pamilya ko. Wow. For almost 5 years, hindi ko sila nakita, only on videos, hindi ko sila nakasama. All the sacrifice. Yes. But only in my mind is the future of my kids and the future of the family. So tiniis ko yun. Snow, sinusulay ko yun. Naliligo sa snow, papunta lang trabaho. Malamig ang paa, napufrozen, tinitiis para sa pamilya. So ang mga sakripisyo na rin, nagbunga na. Nakapagpatapos ng 2 college at kasalukuyang may isa pa sa college. But sa lahat ng ito, talagang ang Panginoon lang ang lagi kong sinasandalan. Yes. Kasi biro mo, iisipin mo malayo ka sa pamilya mo. Every minute, every hour, yes, they are in your mind. Kung ano ba ang kalagayan nila, nasa mabuti ba silang kalagayan, o kahit o ano ba ang sitwasyon na meron sila. Sila rin, alam ko siguro, na iniisip din nila ako. But all of these things, of all these sufferings, masasabi ko wala ito sa sufferings ng Panginoon natin para sa atin lahat. But, you know, sa buhay natin talagang ganun. Kahit na si Brother Bo, I know, from masasabi natin dun sa dati niyang sect, ang buhay niya, alam ko kung anong meron siya. Ngayon na sa Katoliko siya, so mai-compare niya yon, di ba, Brother Bo? Yes, yeah. So alam ko yun. So lahat tayong makakaranas ng ganon. So yeah, never give up. Just look up. Correct. God is there. Amen. So walang imposible sa Diyos. Kagaya ng i-share ko. 2 years ago, may plano kaming mabakasyon kasi gagraduate na yung anak ko sa college, sa nursing. I don't know kung anong talagang parang binulag na January, kumuha na kami ng ticket. Kinaumagahan, just today, tomorrow is flight na namin. Today, napansin ng kapatid ko, expired yung passport namin. Nako. Oh, see? Kung anong kwan yun, nasa trabaho pa ako, tumawag sa akin, ganito, expired yung passport natin. Di ba paano na yan, hindi tayo makaalis? Oh. Tumawag sa, tumawag sa agency. Kung anong gagawin. Ay di, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, Lord, alam mong, tiniis ko ang mahigit 1 taon na hindi magbakasyon para lang dito sa graduation ng anak ko. I know, there's no impossible for you. We can make it. So yun, takbo. Hindi pa ako nag-base, takbo sa Philippine Embassy. Pagdating namin doon, marami pang nakapila. To tell you, in short, sa awa ng Diyos, may papel kami na pwede kaming bumiyahe kahit na-expired ang passport. See how God is good? Yes. Basta yung paniniwala mo nandun lang. Tibayan mo lang. Walang imposible sa Kanya. Basta nakikita niya yung talagang need na need mo. Yan is a really, masasabi kong isang napakalaking hiwaga, napakalaking miracle. Imagine, lilipad ka na, wala, expired ang passport, paano yan? Di ba? Tama. So marami pa sa buhay ko, marami pa akong naranasan na ganun. Lahat ng pagsubok, lahat ng down, lahat ng unos, yes, hindi ko inaatrasan yun. Kasi ang alam ko na, dyan siya palagi, kahit ako'y isang makasalanan, kahit ako, anumang kasalanan na gawa ko, marami akong kasalanan, pero alam ko, tayong lahat, hindi lang ako, tayong lahat, makasalanan man tayo, basta bumalik tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Kanya, nandyan siya palagi sa atin, gumagabay sa lahat ng oras. Kaya sa ating mga kapatid, sa Zoom, sa Facebook, sa YouTube,
ano man ang pagsubok sa buhay, never give up. The Lord is there. Maraming Amen. Salamat. Yun lang Praise po. Praise the Lord. Okay po. Maraming salamat. At ngayon, pakinggan natin si Brother Teodoro, Tatay Ted. Okay, parang magandang hapon. Maraming pong salamat sa Brother Bo sa baba at isa po sa atin. Tatas ako sa ano nabi Brother Bo. Dapat tama no na anti po aking namdamin. So, katulad sabi niya kanina, may ikot nga sa din si CCC 897, we partake in the mission of Christ as priest, prophet, and king. At dito pa kami sa ospital, kaya puto-putol ako. So, dito po kanina sa atin, salamat Brother Yor. Tungkol po doon sa redemption, himay-himay ni brother from patriarchal time hanggang sa full fulfillment of the unfulfilled through Jesus Christ, the greatest revelation of the Father, ay may ikot po dito sa tinatawag na, ano ba yung tinatawag na redemption? No? So, may ikot, Catechism Catholic Church 517, 613, 614, and 622, summarizes po sa ganitong pangungusap. Ang kaligtasan, ibig sabihin na si Kristo, alay ng kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan sa Diyos bilang patawaran ng mga kasalanan sa sanlibutan. At nakikita natin, sabi kanya ni brother, sa baptism ko lang. Dali po, kaya mo natawa muna ako. Yes. Ayun. Yan ang titignan natin mga kapatid. No? Kahit na busy yan, kahit na merong trabaho, magbibigay ng time sa Panginoon. That is a suffering, no? You are not worthy to be called Christian if you have not done suffering. No? Napakaganda. Sige po, continue, Tatay Ted, kung meron ka ng time. Okay. Okay. The Lord. Sa bahagi po ng pagligtas at itong pasabi na sa pangusap po nito na yung pagligtas po sa atin ng Panginoon ay lahat po tayo sa binigyan ni Brother ay Brother po kaya nga Catholic Universal everything is intended for sa bagay pong ito ng kaligtasan at ginawa ng mga patriarka, prophetess, prophet, apostles, at ang kaganapan ng lahat ito ay walang kundi ating Panginoon kung saan ay binuhusin sa atin through the sacraments of baptism and confirm the sacrament of confirmation that was summarized in National Catechetical Director of the Philippines number 55, nobody surpasses the efficacy of the sacraments because sacraments is itself the saving of self Christ. He himself established it and he himself administered it during the actual kaya it's very important no tinatawag na how to maintain the state of sanctifying grace meaning the life of the Trinity kaya tinatawag na buhay Diyos. If you go further sabi nga po ay ano mga pamanahin mga paghirap ni Kristo na ginawa sa atin may ito po may anim number one sabi sa atin CCC 602 and 1851 the agony of soul yung pait yung sabi yung pait ng paghirap po niya at how blessed we are here in this earth. Kasi puntahan natin po, kandasal tayo doon, nakikita natin yung room, nakikita natin yung ating lugar, gano'ng kasarap po. No? Sa pangalawa, this blood is sweat. Pagkuha ng dugo at hindi pa nadaanan sa atin. So dito pa na reflect natin how redeem us so much through suffering. Third is the cruel scourging. Paghampas sa kanya sa haliging bato. At lahat ito, nasa mystery ng rosary at halos lahat ng mysteries ng rosary dito sa atin, napupuntahan natin. No? So, pang-tatlo, crowning with thorns, siga na kasarap, na nakasakit, ang tutungan ka ng tinik sa iyong ulo, tapos ang kanyang crucifixion at kanyang death sa cross. So, anong pong ito? Ang ganda sa surong pagkinaray, anong sistema ng katawan natin? Makiisa, makibahagi din sa redemptive suffering sa ito. Kasabi ni brother kanina, mas naging katoliko pa kami na mga converted sa mga binyagan. Now, it's a challenge for us Catholics to become more efficient by living our priestly, kingly, and prophetic functions. So, katulad sabi ng CCC 897. So, sa pagpatuloy po, pasinsa na po, parang inhabol pa po kasi mamaya-maya tinatawag po, brother Bo. Ganito. Alam mo, brother Bo, sa Hebrew, yung pangalan yung Bo, you came to us to spread the beauty of redemption. So, pasensya na pa, narinig na niyo may salita. Hindi ako pwede mong yun. Sabi na sa CC natin, number 598, saka 1851, nabanggit ka ni Brother Pito, from the sufferings and death of Christ, we learn God's love. So, doon talaga na, papasakit niya, doon natututo yung bawat isa by virtue of baptism and confirm the sacraments of confirmation and we eat, sabi ni Brother Kanin, John chapter 8, then the Eucharist, the center of all the centers, the effects of all the effects, no? That he died and his resurrection would be more credible
sabi nga po nila, from the sufferings and death, Christ will learn God's love for man and evil of sin, for which God, who is all just, demands such great satisfaction. So, alayas na lang, alayas na lang kami, iba namang segment. Hallelujah. So, okay. Yan yung tawag ng pagiging Kristiyano niya ni Tatay Ted. Pasulpot-sulpot, pero at least makaka-learn tayo sa kanya ng mga magagandang paliwanag niya. At tayo ay alas 9 na. Baka meron diyang katanungan sa ating Zoom ngayon. Yes. Wala bang tanong sa ating Zoom? Sa ano, Brother Saldi, meron bang nakita mong tanong sa ating YouTube? Si Brother Mark, meron ka bang dagdag, Brother Mark? At si Brother Juban, baka meron itong dagdag. So, si Brother Juban. Yes. Sige, magdadagdag ako, mga bros. Sige. Magandang gabi, Brother Bo. At babalikan ko yung nabanggit ng ating guest ngayon, si Brother Burak Rama. Kung ibabalikan natin yung kasaysayan ng ating unang naging magulang na si Adan at Eva, binigyan sila ng ating Panginoon ng perfect na pamumuhay, immortal lahat ng nila lang ng ating Panginoon. Nung balikan natin sa Genesis ay natutuwa siya sa mga ginawa niya. Pero dito rin na pumasok yung kasalanan. Dahil sa kanilang kasalanan ay naging immortal tayo. Wow, may tumatawag. Saglit lang po. Pumasok yung immortal dito. Pumasok yung kasamaan at pumasok din yung kamatayan. So dito, ibinahagi din ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating mga unang ninuno, ang tinatawag na kalayaan, gaya din ng kalayaan natin ngayon sa kinakaharap, yung free will, na pinabahagi din ng ating Panginoon sa ating mga ninuno. At ginawa nila yung free will na yon sa hindi disobedience na sabi ni Brother Bo kanina, yung hindi pagsunod sa ating Panginoon. So dito, nagmula yung kasamaan, nagmula yung kasalanan na ina-inherit natin sa ating mga magulang. At dito, may kamatayan. So dito, mga kapatid, inuugnay natin dito, ang aral dito, inuugnay natin yung ating buhay sa kay Kristo, na kanyang Paskwa. Nabanggit na kanina ni Brother Bo kanina, yung Paskwa ay yung ipinag-alay nila ng mga hayop. Pero dito sa kanyang sufferings ay inalay niya ang kanyang mismong katawan bilang offering para matubos ang ating mga kasalanan. Lahat ng kasapi niya ay dapat magsumikap na maging katulad niya hanggang si Kristo ay mahubog sa kanila. Ito ay mababasa natin sa Galatians 4 verse 19. Sa ganitong dahilan, tayo ay dinadala upang makiisa sa misteryo ng kanyang buhay at inuugnay tayo sa kanya sa pagdurusa at paghihirap katulad ng kaugnayan ng katawan at sa kayong ulo. Yun yung simbang iniwan niya. Upang tayo maghirap, kung tayo man nakakaranas ng persecution at paghihirap na sa ngayon, ay kasama natin naman siya sa kalwalhatian pagdating ng araw. Ito yung buhay na walang hanggan. So, tayo isundan ang maging naging yakap ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, if you want to follow me, carry my cross. So hindi yung literal na pag-carry natin ng kanyang cross, kundi pag-carry natin yung mga naramdaman niya, sufferings niya, paghihirap niya, rejection niya, lahat mararamdaman natin. Pag naramdaman natin, matatanggap din natin yung buhay na walang hanggan. Magandang gabi, mga bros, Brother Bo. Salamat. Wow. Okay po. At ito pa si kapatid natin na Tim Revilla, dadagdag din to Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang gabi po pala dyan sa Pilipinas.
Magandang hapon, Brother Bo. Na... Yes. Magandang gabi. Makasama ka namin sa gabi ito. Napakaganda ng aming pakinggan sa iyo sa gabi ito. At kasama na rin si Bro Ted na nagpapaliwanag sa redemptive suffering. So, maraming salamat sa inyo na inalakay itong bagay nito, lalo na malapit na banal na araw sa ating mga Kristiyano. At malaking bagay ito para sa ating pagunita, mapagnilay-nilayan natin sa ating buhay na itong mga pangyayari sa ating buhay ay akibat ng ating pagka-Kristiyano. Sa nabanggit kanina ni Bro Yor, maganda yung sharing niya kanina. At parang na ano rin ako, na pag nilay-nilayan ko rin, na nagtaka po nga ako na nandito rin po ako sa ibang bansa, lalo na sa banal na lupa ng Jerusalem. So parang naramdaman ko na lalo na naapakan ko ang mga naapakan ng ating Panginoon. At sa aking pagninilay, tama pala ang mga tinahak kong daan patungo sa ating pananampalatayang Katoliko. At ganun pa man, dito na lumago ang aking pananampalataya, lalo na po ang pagbigay ng lahat ng blessings na hindi ko naman hiniling. Ang sa aking maishare ngayong gabi, dahil kahit ako hanggang ngayon nagagalak na nakapunta ako rito sa Israel, na hindi ko inaakala, at nababasa ko lang sa ating banal na aklat. Dahil sa kaming magkakapatid na anim, dahil ako yung panganay, naramdaman ko talaga na pag marami ng sunod-sunod na anak ang ating mga magulang, minsan tayong mga panganay ay parang na didma na, no? Parang napa-last priority sa... So, ang nangyari sa aking buhay ay parang naramdaman ko na hindi ako minahal ng aking mga magulang. Ngunit, mapalad po ako na ang wisdom ni God ay patuloy humihipo sa akin, dahil sa aking pag-iisip na kung gumawa ako ng kasamaan ay pwedeng maging rason ng aking mga magulang na dapat lang naman na hindi ako mahalin. So, pumasok sa aking isipan dahil sa pag guide sa akin ng Holy Spirit, na mas mabuti na gumawa ako ng kabutihan para mapansin po ako ng aking mga magulang. So, I was blessed that time na yun ang naisip ko, na ako'y pinagbigyan ng Panginoon na makatulong sa aking mga magulang before ako nakapunta rito. At masaya naman po ako na iniwan po sila, na istable na po ang kanilang buhay. So, yun nga po na aking ranasan ang kahirapan sa buhay. Ngunit hindi po ako nag-give up. Yes. At sa tulong ng Panginoon ay nagawa ko ang mga bagay na sa pagsusumikap sa tulong niya, na nagawa ko ang mga bagay na ito para sa Kanya, sa aking pagmamahal sa Kanya at sa pagmamahal sa aking kapwa. Kahit po may mga hadlang na hindi maiwasan, ngunit binibigyan ako ng Panginoon natin ng paraan, na lalo na sa itong mga gawain ito na napakahirap sa amin na may inaalagaan,
minsan sumasagot pa ng aming mga alaga. Ngunit marami akong natutunan. Ang palaging naalaala ko, itong natanggal yung mapagtampo. Dahil pag nandiyan ka na pala sa Panginoon, yung mga bagay na dapat ka masaktan ay tatanggapin mo lang at patuloy ang pagpuri at pagpasalamat sa Kanya. So yan lang po ang aking na ma-share ngayong gabi. At maraming salamat po sa bawat isa, lalo na po sa mga kapatid ko natin na nandiyan sa Zoom, dito sa Zoom, sa Facebook, sa YouTube, at sa mga kapatid natin na sa ibang pananampalataya. Ang aking lang po masasabi sa inyo, mahal namin po kayo. God bless us all. Salamat po. Jerusalem. Maraming salamat sa napaka-inspiring message ng from our brother Romel Tenrevilla of Jerusalem. At meron tayong katanungan dito, kapatid na book na isend ko sa iyo at babasahin ko lang muli. Galing ito kay Jose Sustenes Lechonchito. Sabi niya, may tanong po ako mga bro. Pagkatapos na naipako ang Panginoong Jesucristo, saan napunta ang koronang tinik nito? I think the tradition, the history can tell about that one. Kasi po sa Biblia, kinuha ng mga centurion. Ayan, parang may nagkakagulo yata dito. Baka nandyan sa Israel. Okay po. So, live tayo, YouTube, Facebook. So, ano po ito? May topic po tayo dito, no? Sa Zoom natin. Oo, okay. Tapos meron yung tanong na yun. Meron pa tayo yatang nagtatanong dito. Kasi hindi ko alam kung ano yung purpose ng pagtatanong nito. Baka for information lang siguro para malaman kung nasaan yung coronatine. Eh, kasi meron tayong mga relic na pwede rin yung magamit yung throne. Brother Dennis, na-search mo ba ito yung koronang tinik ng Panginoon kung nasaan ngayon? Well, Brother Romel, batay dito sa ano sa www.abc.net nasa Basilica of Mount Zion. Mount Zion. Saan yung Mount Zion ka, Brother Romel Timrevilla? Yun yung malapit sa Upper Room. Yo, malapit sa inyo pala. Malapit pa rin, brother, no? Baka maipakita natin sa atin yan ni Brother Romel sa mga susunod na program. Ano yung kasi ito eh, yung ano ito, major in tourism ito eh. Minor niya nito, caregiver. Pero okay lang yon. Papakita niya yan. Pag ano. Natin po natin. Mga relics yan. Mm-mm. Okay. At sino pa yung nagtatanong dito sa ating YouTube? Ito, pakitanong naman po kay Bro Bo. Saan nabagsak yung acts of mortification na for show lang maraming nagawa niyan tuwing Holy Week, lalo na yung magsasakripisyo daw pero di nagbabago. Okay, yung mga pagpapapako siguro itong ang yung ibig sabihin ni Gavin Isaac. Yung acts of fortification daw, yeah. Brother Bo. So may mga ganyan kasi ang problema natin is kulang, especially the Catholic, hindi naman lahat. Kulang tayo sa ano po, sa mga teaching natin. Kaya may mga ganyan, no? Yung magpapako sila sa kanilang sarili because they thought that kung sila ay magpapako, ay ma-save sila. But when in fact, it is done already 2,000 years ago
no? It was Jesus Christ lang ang maka-perform ng ganyan, kapatid, na siya lang ang, kasi ang mensahe din is to save all mankind. Habang ikaw naman bilang isang ordinaryong tao at nagpapako, so you mean to say you want to save also the whole world? Kasi it's only Jesus Christ can save us. Kaya nga, John 3:16, for God so loved the world, no? He gave His only begotten Son. Binigay ni ng ating Panginoong Diyos para because of His crucifixion, we will be saved. No? So siguro, may mga ritual na ganyan, kapatid. Kasi uso yan, sa, especially dito sa Pilipinas. Dito sa Cebu nga, may maraming nagpapako dito sa Karkar. No? Mm-hmm. Pero I don't know it is why is it like that, kasi kami dating Protestante, wala kaming ganyan, no? Mm-hmm. Because we believe that it was only Christ can do that for the salvation of mankind. Well, when talk about suffering naman, baka literal yung pag-apply nila na ano, pasanin mo yung cross mo at dinagdagan pa, magpapako ka. Mm-hmm. Ganun siguro. But okay lang. Kasi po, tama naman yun, walang changes, di ba? Kasi walang aral eh. Maganda yun pag may aral, may teaching. Because, you know, it is only the Word of God can change us. Sabi nga, sabi ng Biblia in the book of John 15, verse 7, remain in me and in my word, you can do nothing without me. So, kailangan talaga may aral, may teaching, no? Especially sa mga tao na gumawa ng ganyan, dapat they must know also. Okay. Si Brother Dennis, may dagdag siguro ito, yung tungkol sa ganyang topic. Yan, tama po yun, yung sinabi ni Brother Bo. Again, misconception po yun sa tinuturo ng ating simbahan. Kasi po, hindi naman natin yun maihambing yung pagsasakripisyo mo sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Again, yung tinubos ng ating Panginoon ay divine, kasalanan natin yon sa Diyos mismo. So the divine person only, or the divine being only, no, can give us no pardon sa mga kasalanan nating ginawa. So hindi ka divine para mabigyan mo ng solusyon yung kasalanan mong ginawa, no, sa ating Panginoon. Ay, tao ka lamang. Kaya walang saysay yung ginawa mong sakripisyo. At again, sinabi nga ni Brother Bo, ginawa na mismo ng ating Panginoon yung kanyang tungkulin, no, na ma-solve na yung kasalanan or mabigyan na ng pardon yung kasalanan nating ginawa sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus. Yun yung Brother Romel. Yun. At merong good news dito, babasahin ko lang. Sabi dito, Bro Romel, good eve. Ako ang mga office mate sa supposed to be mabunyagan og born again, pero wala na dayon. Thanks to God. Ako na lang labi sa iya, ha? Question regarding the meaning of sa ato ang Eucharistic Mass. Dirirak ko sa chat mag-question. Kay hinay ako ang internet. Okay, yung regarding mga kapatid na sa Eucharistic Mass, ito ay napaka biblical po yung pag dadaos natin ng misa, most especially yung breaking of the bread. Ito ay mababasa natin yung sinabi ni San Pablo sa unang Korinto 11 at ang talata ay 27. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yun, meron talagang dapat nating pagnilaya na meron talagang kakaining tinapay na siyang katawan ng Panginoon at iinuming dugo na siya talagang yung sa kupa ng ating Panginoon. At paano natin masisiguro na ito ay talagang itinuro ng Panginoon sa verse 23, Brother Dennis? Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinakanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Next. Nagpasalamat at pinagpipiraso-piraso,
iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Yun, ginagawa talaga ito no, ni San Pablo. At ito talaga ay yung hanggang ngayon ginagawa din natin. Kung pag nilayan natin yung banal na kasulatan, yung miss natin kasi yung pagpipira-piraso ng katawan ni Kristo, ay hindi lang ito gawa-gawa ng mga pare ng Katoliko. Ito po ay talagang inestablisar ng ating Panginoong Hesukristo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At kung pagninilayan pa natin mga kapatid, sabi pa ng ating Panginoon na sandali, ano to, Brother Dennis, yung may lumabas sa screen. Okay, napakaganda ng sabi niya. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ibig sabihin, hindi ito dapat nakalimutan ng mga tao. At titingnan natin yung mga early Christians sa Biblia kung yung pagpipira-piraso ba ng tinapay na ito ay ginagawa nila na once a year, katulad ng mga Santa Cena, ganoon ba yon, once a year lang ba ito, o baka naman araw-araw. 2:42 ng gawa, babasahin natin kung ito ba ay araw-araw, kasi tayong mga Katoliko may tinatawag tayong daily mass. Nung araw-araw may misa tayo. Ito babasahin natin mga kapatid. Nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipiraso-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Sa 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghan nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Yun. At kung pagbabasahin pa natin dyan, no, dahil sa nangyaring yan, sa mga himala na nangyari sa mga apostol dahil dyan, no, nagkakatipon sila, nagpipira-piraso ng katawan ni Kristo, maraming milagro, yung mga maraming natakot na mga tao, at marami din yung nagsipagpabautiso, no, nagpumunta, pumasok, umanib sa tunay na simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag tayong magtaka ng mga kapatid kung meron mga kapatid natin sa ngayon na yung hindi nang niniwala sa Eucharistic Mass, kasi wala silang ganoon. Ang meron lang ganoon ay yung binigyan ng Panginoon ng authority. Bakit ang meron ng authority? Kasi sabi ng Panginoon, klarong-klaro naman ang sabi niya sa Mateo 16:18 na even though the gate of hell cannot prevail, sa simbahang itinatag niya. Take note, simbahang itinatag, hindi mga simbahan. There's only one church na itinatag ng Panginoon, and this is the Catholic Church. Wala nang iba po. At itong Catholic Church nito ay nagpapatuloy sa paggawa sa sinasabi o sinabi o tinuro ng ating Panginoon, katulad nga lamang ng sinabi kanina ni San Pablo sa 1 Corinto 11:23, ito ay talagang turo na kinuha niya sa ating Panginoon. No? Turo talaga na naipasa sa kanya mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong magduda sa Eucharistic Mass natin. Go to the Mass, receive the sacrament of our Lord Jesus Christ kapag tayo ay worthy, and take note sa verse 27 na binasa natin kanina, kailangan alam natin kung worthy tayo o hindi, kasi kapag hindi tayo worthy na natanggap tayo ng sakramentong ito, so nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon tayong mga dapat tandaan kasi diyan sa pagtatanggap. Ito kasi nakikita ko mga kapatid, bakit mahirap para sa ibang sekta, sa kaiba yung pananampalataya natin, natanggapin yung Eucharistic Mass natin, kasi unang-una, kapag tatanggap tayo ng katawan ni Kristo, kailangan nasa state of grace tayo. Kapag wala tayo sa state of grace, kailangan magkumpisal tayo sa pare. Hindi naman sila papayag noon, kasi yung pare tao lang, hindi yun dapat na lapitan natin upang mapatawad yung ating kasalanan. Pero maling-mali yung konsepto. Tao nga sila, kaya nga sila binigyan ng Panginoon ng authority na magpatawad ng kasalanan dahil nauunawaan nila yung kapwa nila tao. Kung manok po yung binigyan ng authority to forgive sin, mauunawaan ba tayo ng manok? Hindi. Paano tayo mabibigyan ng absolusyon? Anong sasabihin ng manok? Tuktulaok? Ganun ba yung dapat nating ma-receive? No. Kaya nga taong pare, kasi nakakaunawa at makakapagsalita sa atin yun at makakabigay ng absolusyon, then advice para sa atin kung ano yung dapat nating gawin. And next, no?
Yun ang dapat natin gawin, mga kapatid. Huwag tayo magpadala. Kahit mahirap kasi, pupunta ka sa pari, sasabihin mo yung kasalanan mo. Tapos ganito, after mo sabihin, mapapatawad na. Pero hindi po tayo mag-doubt dyan. Kasi according mismo sa ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya talaga yung authority. John chapter 20 verse 23, ibinigay yung authority. Hindi lang authority, kasama pa yung Holy Spirit sa verse 22. Hindi lang yung Holy Spirit, isinugo niya pa ito sa verse 21. Talagang kapag isinugo ka, kasama pa yung Espiritu Santo, merong authority ng mapapatawad yung kasalanan. There's no need to doubt. Meaning to say, we should to believe. No? Kaya, punta tayo ng misa, tanggap tayo kay Kristo, kapag tayo ay nasa wastong estado. No? Huwag tayong tumanggap kay Kristo kapag tayo ay wala sa wastong estado. Ibig sabihin, pag nasa state of grace, receive Christ. Pag wala, confess mo na. Yun po. Maka meron kayong karagdagan dyan, mga kapatid. So I would like to add also, brother. Okay lang po ba? Yes, yes, of course. Po, ito pong Eucharistia, bakit kami dati, mga pastor, we don't believe on that. Because for us, it is an idolatry. Kasi God is a spirit and the worshiper must worship in spirit and in truth. So, kaya nang sinabi mo, we don't have the authority to forgive sin. And second also, we don't believe on that tiny host thing because for us, it is an idolatry or idololatry. But when in fact, kung makita naman natin sa Biblia, it's very clear naman na ano po, ito po ay totoong katawan at totoong laman ni Jesus. No? At may mga promises pa according to the book of John, no? Chapter 6 na ang promise ni Lord. That sabi dito, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread, meaning mayroon siyang dinala, will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. So it's very clear that ito po ay totoong katawan. Kaya nga, at that time, yung mga Hudyo, no, that surrounds him, ay biglang ano po, nag-complain. No? How come? Sabi nila, yung katawan niya ay kainin natin. Anong akala niya sa atin? Bampera. At biglang nag-alisan. At sabi naman kay Jesus Christ, kay Peter, how about you, Peter? You want to leave also? Sabi ni Peter, no, Lord, I will stay with you because you have the word of life. So yes, we need to say, ito pong word na sinabi ni Jesus is life, no? Pag-life, kasi totoo eh. Kung hindi ito totoo, symbolical lang, hindi ito life. Kaya nga kami dati, ang ginawa naming hostia, yung tiny white, ano ba yun, hostia is, ano, skyplex lang. Kasi simbolo lang eh. At yung namang wine, eh, pag nabusan kami ng wine, eh, ang gawin namin, bibili kami ng Coca-Cola. Kaya nga, tumulo eh. So meaning to say, sa amin dati is walang homage, walang respeto. Because we don't believe that it was the actual presence of God. Kaya nga ito pong Eucharistia natin during Mass, it is very important because tingnan nyo ang simbahan natin, bakit mayroong table of bread at nakalagay doon ang hostia at saka yung wine. Bakit? Because ang sabi, ang turo ng ating katekisim of the Catholic Church na ano po, it is an actual presence of God in that Eucharist na dinala tayo sa actual Golgotha, actual Calvary of God. Kaya nga, kung tayo ay titingin sa table of bread at saka sa hostia, we will look beyond that. Hindi lang literal ang pagtanaw natin, but more on spiritual. Kaya nga, behind this curtain, behind this wall, within the church is, ano po, ano lang, yung mga mata natin, especially nga, kumbaga nandyan tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo at dinalag niya tayo sa Golgotha at nandun, the Calvary of God. Actually, that table of bread is the Calvary of God. No? It's the presence, the actual presence of God. Kaya nga, kung ang Israel, mayroong tinatawag na silang menorah at saka yung the Ark of the Covenant, wherein the presence of God resides on the Ark of the Covenant in Israel during that time, meron naman tayong tinatawag na Eucharist, the presence of God is there. Kaya nga, tayong mga Katoliko, dapat lang po, we should intindin yung sinabi ni Paul kanina. Kaya karamihan sa inyo ay nagkasakit at sa iba sa inyo ay namatay na kasi you don't give any respect and you don't even know what is this all about or wala kayong knowledge about this. We just follow also. Kasi gaya-gaya eh. Yung lula ko, ganun ginawa nila. Yung parents ko, ako rin ganun din. Without understanding, we must learn our catechism. Yun po ang
ano po madagdag natin diyan, kapatid? Maraming salamat, no, Brother Bo, napakaganda. At i-greet muna natin yung mga naudlot na magpapabautismo sana sa born again na hindi na natuloy, no. I-greet natin sila, sila si Eligio, Marjon, Cherries, no, watching from you. Oh, nanonood ngayon sa atin, ha. Magandang gabi at pray po natin ito sila, mga kapatid, si Eligio, si Marjon at si Cherries, no. Maraming salamat at nawa po ay patuloy kayong bigyan ng grasya ng ating Panginoon. Samahan kayo nawa ng ating Espiritu Santo na Diyos natin upang hindi kayo maligaw katulad din ng pag-guide sa atin noon. At ako rin ay muntika na, no? Muntika ng mag-ibang reliyon kasi I raised in the Bible study po ng mga Seventh-day Adventists. Doon po ako natuto na magbasa ng Biblia, na mahalin yung salita ng Diyos. Doon po nag-umpisa yung aking kagustuhan na magbasa ng Biblia. Pero awa ng Diyos, no? Tayo po ay nanatiling Katoliko at nakita natin yung guidance ng Holy Spirit. Kahit na ako noon ay naka-encounter ng isang katekes na aking pangang diniskusyon at sinabihan ko sa kanya, kasi nabasa ko yung Exodus chapter 20 verse 4 noon na wala pa akong idea kung paano ito i-explain, na meron pala tayong mga supporting verses sa Bible na hindi pala yun mali. Kung doon pa lang tayo babasa sa Exodus chapter 20 verse 4 na sinasabi ng kaibayos ng pananampalataya natin na yun daw ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi naman pala ganun yung concept, yung konteksto. Kasi maling-mali yung pagkakaunawa ko before, no? By the grace of God, nakita natin yung katotohanan, hindi po mali yung mga imahen nating mga Katoliko, kasi po hindi po yan object of worship. That is object of representation sa pagpapaalala sa atin na merong ginawa yung Diyos sa ating buhay. Yes. At, okay. Napakaganda ng ating talakayan ngayon. May dagdag ka ba, Kapyor? Well, may dadagdag ko lang siguro yung sa Eucharistic. Eucharistic celebration natin is the highest form of prayer. So, doon natin makikita kung ano kahalaga yun sa ating bilang mga Katoliko. So, yan na siguro ang munti kong maidadagdag, mga kapatid. Malaki na yan. Ang munti. Malaki na yan. Baka meron pa tayo si Sis Lorena. Sis Lorena? Magandang gabi po. Napag-requestan lang po ako ni Tatay Ted na mag-share po ng kaunti about sa natanggap ko pong blessing. Yes. At para po sa akin ay napakalaki pong blessing nito para sa akin. Ako po ay naoperahan sa puso. Na-detect po dito sa Israel na 97% na po ang naging tama ng aking puso. At ayun po yung sinasabi ko po na napakalaking blessing na na-receive ko po sa aking puong may kapal. At ako po ay naniniwala na kapag po pala talaga po na totoo na talagang tayo ay kumapit sa ating Panginoon, ay talaga pong hindi tayo mabibigo sa anumang kahilingan natin sa Kanya. Ako po, before naman po yun nangyari sa akin, hindi naman po ako pala simbang tao, pero ako ay talagang hindi ko naman po sinasabing napakabait, pero talaga pong nililimitahan ko ang aking pagkakasala na nagagawa, lalo na po sa kapwa, sa pagsasalita po sa kapwa, sa pagtingin ng masama sa kapwa, sa panghusga sa kapwa. Nililimitahan ko po yung aking sarili sa mga paggawa ng ganun. Kasi ako po'y naniniwala na kung tayo po ay talagang may pagmamahal sa Panginoong Diyos at tayo po ay talagang deboto, doon po talaga tayo dapat na iwas sa mga kasalanan na ating nagagawa sa araw-araw. Kaya pinagpapasalamat ko po talaga sa Panginoong Diyos, talagang dahil po sa nakamtang kong biyaya, dahil sinabi po talaga ng doktor sa akin nung uoperahin ako na napakalaki na ng damage sa puso ko, hindi nila ipinapangako na makakaligtas ako.
Pero ang tangi ko na lang pong nasabi ay, Panginoon, bahala ka na po sa akin. Kung ano man po ang ikaloob mo, kung ano man po ang balak mo sa akin, kung kukuhanin niyo na po ako sa ganitong paraan, ay talaga pong buong puso po akong magbibigay, sabi ko po. At sinabi ko din po sa mga doktor na kung sakali na hindi ako makakaligtas, sabi ko, lahat ng pwedeng kuhanin sa katawan ko ay idinodonate ko po hanggat sa kaliit-liit ang bagay na pwede kong idinodonate. Ay sabi ko po, may karapatang sila, talagang ako ay pipirma ng papel para lang makuha nila ang mga bagay na pwedeng itulong sa aking kapwa. Amen. Kaya talagang siguro po talagang ako ay napaka-blessed ko po. Bali dito po sa Israel, tatlong opera po ang aking naano. Sunod-sunod po yun kasi noong po kasing maoperahan ako sa puso para pong hindi po nasaid lahat yung mga dugo na naipon po sa katawan ko, binuksan po uli nila after 4 months para kuhanin yung maruruming dugo kasi ma-infection daw po yun. Tapos po last November, inopera po naman ako sa gallbladder. Kaya talaga pong I'm so blessed po. Talagang sa ngayon po, bali 9 months na po akong na-opera sa puso at 3 months na sa bladder, ay ramdam ko po na talagang survivor na po ako. Kasi ang lakas-lakas po na, nakakapagtrabaho na po ako, ay talagang ipinagpapasalamat ko pong ito lahat sa Panginoong Diyos. Talagang sabi nga po, manalig lang tayo sa Kanya, magtiwala tayo ng husto sa Kanya, ay talagang hindi niya tayo pababayaan. Amen po. Yun po. Na, tama yan. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat din po sa napakagandang sharing mo, kapatid na Lorena, Sister Lorena. Nothing is impossible po sa ating Panginoon. Magagawa niya yan kahit na napaka-imposible. At ito, merong question dito, no? Galing kay Dati. Hello, Tay. Sige, Tay. Go ahead. Ay, anak, napasensya mo na no, kasi ituloy ako. Kasi natsansya lang ako. Dagdag lang sa sharing ni... Okay lang ba na? Okay lang. Okay. Go ahead. Okay. Dagdag sa sharing ni anak ka... Lorena, tapos kasi pag-usapan natin kanina the Eucharist, the center of the center, the sacraments of all the sacraments. Yung siya sabi sa atin ng Second Vatican Council, Lumen Gentium number 11, and sabi sa Santo Concilium Joseph, and they'll participate actively, completely and totally sa liturgy. So siya ay nakatanggap ng sacraments of anointing of the sick. This is a special special grace na bigyan ng Panginoon. Kapag sabi in James 5:16, the prayer of the just person is powerful. The sacrament of reconciliation, the sacrament of the Eucharist. So, pag weekend, pag may time, ay dinadalhan ng mga lay minister ng Holy Communion sa kanyang work. Dahil sa ma-isolate mo na siya ng konti. So, kita mo yung the sacraments, the 3 sacraments you receive because the saving action of Christ. Yun. Sa spiritual theology, ito yung tinatawag natin. These are the 3 things. The number 1 thing for us to be able to become holy, the sacraments. So, yun po, because of the sacraments, the presence of Jesus Christ himself, the sacraments you receive, yun po nang nangyari po sa kanya. Buhay na buhay. So, maraming salamat sa anak Lawrence, sa iyong witnessing, patutuo mo. At maraming naman matatas din na 97% na yun nangyari. So, yung puso na hindi maganda, 3% na maganda. So, diyan ang pangalang ginamit yung si Father Cornelio para matanggap yung sacraments of anointing of the sick, sacraments of reconciliation, sacraments of the Eucharist. At ganyan din, ang natatanggap ng communion pag weekend, not all weekends, at maraming biyaya. Kaya ang dahil sa iyong panapalataya ay nangyari po mga bagay na keep on witnessing. You're witnessing, sabi ka ni Brother Bo, redemptive suffering is not only by means of proclaiming the word but sa witnessing to show them how the Lord, how do you live fully according to the will of God, what Jesus and Mary, all the saints shown us. So back to you, anak. Salamat po. Maraming salamat, no? Tatay Ted. Maraming.
Maraming marami pong salamat, Tatay Ted. Sorry po, hindi ko po na nasabi na ayun po, malaking utang na loob ko din po kay Tatay Ted na every week po dinadala niya po ako ng Holy Eucharist para po talagang makamtan ko ang aking lubos na kagalingan. At kumukuha rin po siya ng tubig doon po sa bukal ng Carmel para lang po ipainom sa akin. Wow. Yun po ay talagang siya po yung ginagamit ng Panginoong Diyos para po ako ay tuluyang gumaling. Sabi ko nga po, napakabuti ng Panginoong Diyos kasi sabi ko nga, lagi ko pong dinadasal. Alam ko, Lord, may gagamitin kang tao para mag-aalaga sa akin at susubaybay sa akin. Ayun po ay si Tatay Ted. Si Tatay Ted po yung every week talagang siya po ay nakikiusap sa mga pari para bigyan siya ng katawan ni Kristo para po madala sa akin. Kaya malaki din po ang utang na loob ko kay Tatay Ted po. Tay, salamat ang maraming marami po. Yun lang po, salamat po. Yes, glory to God, no? Napakaganda ng mga mensahe na tatanggap natin. Talagang very related sa redemptive suffering, no? Sige lang, makakamtan din natin yan sa huli. At ito, puntahan natin yung tanong ni The TV Show. Sabi niya, question po, Bro Saldi. Bro Saldi, magbukas ka ng ano mo. May question si The TV Show sa'yo. Halimbawa, nag-confess ka sa Lunes, tapos sa Sunday ka pa magsisimba. Pwede bang mag-communion? Kasi maaring nagkasala ka sa Tuesday to Saturday? Bro, ako ba magbigay? Oh, baka meron kang kasagutan dyan. Natalakay muna ni Father Darwin, no? Mm. Yung ganong klase, depende po sa kasalanan yun, yung sabi po doon nila Father Darwin. Depende sa kasalanan, kung mortal sin po yun, hindi ka po pwedeng magtanggap ng ng katawan ni Kristo. Pag hindi naman mabigat, pwede lang, pwede mo matanggap. Yun lang po yung nalalaman ko sa punto po punto. Yun lang ba, bro, men? Baka sa ating mga brother, may katagdag sila. Direktahang sagot na yun, Brother Saldi, para sa akin, concrete na yun. Pero baka merong karagdagan sina Brother Dennis at Brother Bo, no? Brother Romelo, baka meron siyang karagdagan doon. Mayroon, bro. So, ano naman yung pinaliwanag ni Bro Saldi? Salamat pala sa nagtatanong. Yun lang naman po. Hindi naman maiwasan na kahit nga nasa simbahan tayo, katatapos lang nating mag-confess. So, yun ang nabanggit sa ating banal na aklat, na hindi lamang nagkasala tayo sa mga bagay na ating ginawa. Karamihan pa nga minsan sa ating isipan. So minsan, tulad niyan, nag-confess ka, nagpasalamat ka na sa Panginoon na patawad ka na ng pari. Tapos may nakasulubong ka na iba yung nasa isip mo. Pinagkasala ka ulit, di ba? So, pero dahil sa misa ay nakasama na dyan yung contrition, yung binabanggit natin na naghihingi ng ano, ng kapatawaran ulit. So, hindi man naman ibig sabihin na hindi tayo pwedeng tumanggap dahil mas light lang naman ang ating nagawang kasalanan. So, alam naman natin na automatic na yan na pinapatawad tayo ng Panginoon. Ang importante lang dyan, mabilis tayong humingi ng kapatawaran kahit sa isipan ng natin at may pagpakumbabang paghingi. Yan lang po ang back to you, Brother Romel. Okay, maraming salamat, no, kapatid na Romel Timbrevilla ng Jerusalem. At sino pa? Baka meron pa kayong idadagdag dyan. Anyone? Hello na? Yes, Tay. Go ahead. Huwag po manahin nyo kasi pang tatlong doktor na napuntahan namin. Kaya ito mukha po. Sa mga nakikinig po, manahin na po ninyo. Ibig ko lang
babahagi yung how redemptive suffering, how we suffer to redeem other by virtue of our baptism and confirmation. Katulad ng sabi ni Brother Bo kanina. So, ito pabahagi na pagbabahagi natin just to be the testimony of the redemptive suffering of Jesus Christ. The sufferings din natin will help other people to be redeemed by virtue of our baptism and confirmation. So, yung nasabi ko doon sa masama, maraming salamat po doon sa tanong, mga kapatid. So, yung sabi naman sa atin ng Kusismo, if we are not worthy, katulad lang ito ni Mel, so don't receive. Katulad niya, halimbawa, ay, kung tanong mo kapwa na ikubesal, tapos kung pwede magtanggap, provided walang kasalanang mortal, pwede magtanggap ng communion. Halimbawa, kung kares kaya sa aming mga katikista, pag mayroon pa kami ang seminar sa kasal, pwede kayo na may tinatawag, yung maaari, during the kasal, yung confession, hindi yung the night before, depende yun for pastoral reason, depende po yun sa lugar, sa kakayanan. Kasi halimbawa, yung kumari bukas ang kasal, ngayon yung confession ng mag-asawa, at available naman yung priest bukas, pwede, mas maganda bukas naman. Kasi bakit? Yung proximity, yung pagitan, pwede magkasala doon. Halimbawa, sa magkasintahan, pwede pa magtabi sa gabi. So, makagawa pa sila ng kasal ng labag sa utos ng simbahan, utos ng Panginoon. Kung possible, hindi ko ba sabihin na mangyari, pero possible mangyayari. So, mas maganda na before, and during, before, a few minutes from now, no? Every few hours, doon maganda po yung confession para yung sanctifying grace na tinatawag the life of the Trinity ay naroon. Kaya buong-buo matanggap yung grace at matanggap yung sanctifying grace na tinatawag. Kami din sa mga first communicants pa namin, pinakakumpisa namin sila. Kung maaari lang, depende po sa tinatawag na availability ng priest para sila ay really buong-buo makatanggap para bagang sariwang-sariwa kang ligo magsuot ng magandang damit. So, hindi makuha sa ilamos, hindi makuha lamang sa paghugas. Kaya, kung tanong po doon na kung pwede, provided na see to it, iwasan at huwag na huwag. Kasi sa mga bagay, pag hindi mo gawin yun na nangyayari. Iwan ko sa ayan kayo, no? Sabi nga, James, so, 20 is the body. It's a body that fit is dissipated without action. So, yun nga lang, kung mahina pa, pwede mangyari magkasala ulit. So, para sigurado, at pwede naman yung pari, kasi depende po yan kung may scarcity ng priest at pintulot naman pwede, paingatan natin mag-maintain yung tinatawag na state of sanctifying grace, ay yung huwag ma-maintain yung state of mortal sin. Liliwanagin ko lang, maintain pa natin yung state of sanctifying grace, meaning walang mortal sin, walang lumalabas sa kampong utos ng Diyos, walang grave sin. You have the full knowledge at gagawin mo yun sa consider as mortal sin. So, matayan natin sa buong utos ng Diyos, sa utos ng limbahan, lumalabagin natin doon. This is considered as a mortal sin, provided you have the full knowledge at ginawa mo talagang sinin. Kaya to maintain sanctifying grace, kahit venial sin, iwasan naman natin kasi ipalahan natin ng Panginoon. Luke chapter 13, verse 3, magbago kayo, hindi ka magbago, papahama kayo, palahan na nito yung San Pablo. In Romans chapter 6, verse 23, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So yun po mga kapatid, so sabi ng Revelations 2:10, kung managmanatili kayong tapat, koronahan kayong buhay na walang hanggan. Nawala ka magbigay ng liwanag po ito, tanong brother, pwedeng mag-communion. Kaya nga, tularan natin St. John Paul II, St. John Paul II, 264 Pope ng Roman Catholic Church. Araw-araw, once or twice a day. Kada araw, isang beses, ilang araw na mong kusal. Pag matanong yung brother, kumpusal din kayo. Ako ginagawa ko, kahit ito sa Israel, 4 times a week po ako nagkumpusal, pero madala na kami makapagsimba kung baga tingin. Pero pala paglabas ko, Friday ko, kumpusal ako, kinamagahan, nagkukonfess ako. Sabi ng pare, uwi tayo pa rin. Kasi, inspect kahit tinga, kahit po, puwing ng kasalanan pa rin nagagawa niya. In our thoughts, in our words, in our doings, yung kamay mo pa sa parating yan. Kaya, maintain the sanctifying grace. Kaya, ang mong sekreto, 1 Corinthians 27, the Lord be with you. Kaya, sabi natin, Catechism, if I'm not mistaken, parang 13:35, those who receive sa sacraments and sa state of mortal sin, sabi niya, malayo po tayo sa grasya talaga. Kaya ingatan po natin kasi sabi ng Kristo, sin is alienation from God. Separation is alienation. Kaya situate, maintain it. Gatos ka sa biyaya.
Panginoon. So, pati naman nakatulong po itong konting mga pagninilay ayon po sa ating katasism na pwedeng-pwede, provided you are not in the state of mortal sin. So, ano yung solution? Maintain the state of sanctifying grace. Back to you, anak. Romel, thank you. Maraming po. Salamat, Tatay Ted. No? Oh, yes, ka Brother Romel. Salamat ulit sa nagtanong po kanina. Sa amin rito, sa Jerusalem, so kung tayo minsan nahihiya na hindi pumila sa pag-communion dahil nasanay na po tayo mag-communion, so ang inaano lang namin rito, pinapractice po namin ang blessing. Kung parang pagninilay-nilay mo na parang mabigat sa iyo kalooban na tanggapin ang banal na Eucharistia. So ang ginagawa lang po namin rito dahil naranasan ko naan po ay nagpipila din po ako. Ngunit as blessing, hindi ako tatanggap. Ang ginagawa ko lang po ay i-cross ko lang yung kamay ko at mag-yuko. Ibi-bless lang ako ng pari o lagyan niya lang ako ng nawakan niyang Eucharistia para sa blessing. So, kung maaari na parang mabigat sa iyo ang pagtanggap dahil sa pagninilay-nilay mo na nandun ka na sa mass, so pwede rin yung gawin ng mga bagay na iyon. Yun lang po ang dagdag ko. Maraming salamat, no? At malapit na tayong mag alas 10 at malapit na tayong magpaalam, mga kapatid. Pagpasensya nun muna, no, sa ngayon, at pero tayo ay lubos na nagpapasalamat muli sa ating special guest, no, Brother Bo. Sana ay makasama ka namin muli sa susunod nating mga program. Nawa ay patuloy tayo, no, na magkasama sa programang ito. Brother Bo, tama po ba live ka ngayon? Yes, live po ako sa Facebook at sa YouTube tonight, no? Mm-hmm. Kaya nga, napakinggan kayo sa mga followers natin ngayon. Mm-hmm. So that's why I told them that every Monday, we have this kind of program. So bukas, sinabihan ko sila, tuloy-tuloy tayo sa ating healing at saka sa Word of God, no? Yes. Ano lang ito, brother? Every Monday lang ito, no? Kasi may okay. Gawain na ako. Okay. So, conflict talaga, but okay. I give you my time, no, every Monday. Thank you so much, Brother Bo. Malaking ano, yes. malaking tulong po 'yan at napakagandang balita po na maging party ka po ng aming programa. Itong napaka liit na channel nito, pero marami yung mga kapatid nating maaabot nito at maliliwanagan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, at marami tayong mai-inspire dito. At napapatuloy tayong magpagamit sa Panginoon upang marami tayong mga kapatid na kapanampalataya at kaibayo sa pananampalataya na mamulat sa katotohanan ng ating simbahan. Tama. At last message po natin, 2 minutes na lang. Umpisa natin kay Brother Jovan. Nanago siya. Okay na. Sige bro. Brother Bo, ako'y nagagalak. At nagpapasalamat sa aming paanyaya sa inyo. Si Brother Bo ay na rin naging inspirasyon ko para mag-aral, magsaliksik. Nung ako'y mahina pa sa aking kaalaman, siya ay nag-guide sa akin, hinihingian ko ng guide. Maraming salamat, bro. Bo, welcome po. Inaanayayahan ko rin po lahat ng mga sumubscribe dito sa katotohanan ng ating pag-uusapan. Huwag na rin natin kalimutan na i-subscribe ang healing and evangelization ni Brother Bo sa kanyang Facebook at YouTube. Pagpalain tayo nawa ng ating Panginoong Jesus. Magandang gabi, bro. Maraming salamat, Cap Jovan at Cap Tim Revilla. Ulitin ko po, salamat Brother Bo. Isa po akong subscriber din po sa YouTube mo. Yes. At maraming salamat na nadagdagan po ang aming pananampalataya sa pakikinig ng mga pinaliwanag mo po sa gabi ito. At
Ako po'y nagpapasalamat din po sa lahat ng nasa YouTube, nasa Facebook, kasama na po dito sa Zoom, sa mga kapatid ko po rito sa Israel, lalo na po sa mga kasamaan ni Brother Ted, ng gwapo kong utod. Salamat po sa iyo, Brother Ted. Hallelujah. Hallelujah. Ginagawa mong pag-alaga po sa ating mga kapatid dyan sa Haifa. Salamat sa iyo. Okay, atat na po sa pag-meet sa iyo balang araw kasama kay Bro Juban baka sa Webes. Ako po ay nagpapasalamat din po sa mahal nating Panginoon na binigyan po tayo ng panahon na makasama sa maliit na ministry ito. So, ang aking lang po masasabi, palagi lang tayong mag-ingat. At sa mga kapatid po nating Katoliko, sana po mahalin po natin ang ating mga kapatid na sa iba yung pananampalataya. Iwasan po natin ang maghagis ng salita na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi sa Pilipinas. Churaim Rubim by Israel. From Jerusalem, God bless us all. God bless at trying to be at Brother Saldi. Hello, magandang gabi, umaga, hapon sa lahat kung saan man kayo sa sulok ng mundo. No, napasalamat tayo sa special guest natin ngayon na si Bro Bo, no? Napaganda, napakalinaw yung paliwanag niya. No, maraming salamat at i-subscribe po natin siya at i-follow natin siya sa Facebook at sa YouTube. At amen. Sa atin sa mga nasa dito sa Zoom, no? Maraming salamat sa inyo na nasubaybay pa rin kayo sa munti namin channel Katotohanan ng ating pag-usapan. Salamat sa mga nagsubaybay sa YouTube at Facebook. God bless us all. God bless. At si Brother Saldi po, no? Ang ating graphic designer at meron din siyang YouTube channel, Cap Partner. Ibig sabihin niya, Katotohanan at pag-usapan partner, no? Kapartner natin yan si Kapitan, kapatid na Saldi Sumingid at Brother Yor, Caps Yor. Oh, okay. Una-una sa lahat, maraming salamat sa pangalan ng Panginoon na nakasama natin si Brother Bo. Brother Bo, maraming salamat. Marami kaming natutunan sa lahat ng mga brothers, sa mga nanonood sa Facebook, YouTube, and dito sa Zoom, sana ay huwag tayong mapagod lumapit sa Panginoon. Kagaya ng mga sinasabi ni Brother Bo dun sa redemptive sufferings. So, kailangan talaga sa buhay natin, ganun talaga yun. Basta huwag nating kalimutan na may Panginoon tayo na handang gumabay sa ating lahat. So, maraming salamat. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang hapon, Israel. Magandang umaga dito sa akin sa kung mayroon man tayong viewers na nandito sa Amerika. Muli, maraming salamat. God bless us all. Maraming salamat at God bless din at Brother Dennis. Maraming salamat sa mga kapatid sa patuloy ninyong pag-antabay, no, sa ating maliit na ministry, no, CAP. At salamat po sa patuloy ninyong pag-support. Maraming salamat din, no, sa kay Brother Bo bilang isang patunay, no, sa mga kapatid nating Protestante na totoo yung simbahang Katolika, no, ang itinatag talaga ng ating Panginoon. Sana po ipatuloy nyo rin suportahan yung kapatid natin na nakikisa, no, sa pagdepensa at sa pagbabahagi ng katotohanan, no, sa mga kapatid natin sa katuruan ng ating simbahan. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat at yung ating special guest, last message po, brother. So, I would like to thank you all for inviting me sa ating gawain ngayon tonight, no? Maybe afternoon there. So, ako po ay always available but every Monday lang, no? So, it's nice to be with you guys kasi ano, mapaana natin yung ating faith bilang isang Katoliko. At ito lang po ang masasabi ko sa lahat ng mga Katoliko ngayon, no?
faith that is tested can be trusted. There's always suffering. And with that, I believe in Jesus' name, para tayong mga agila. Because we all pass all these tests. Because we have the strength of God, we have the power of God, and we have the Holy Spirit. As a church, no? As a Catholic Church, hindi tayo babayaan ni Lord Jesus Christ. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.